Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hey guys! Hello everyone! And hello mga kapuso! Welcome to our channel! Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po. Update na tayo sa Legal Wives. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kazay. Alright! Ngayong gabi pag-usapan natin ang mga ganap dito sa Legal Wives. So itong si Jamela na apo ng ama ni Ismael is pinagsabihan ng lula niya na hindi makipag-usap kung kanino-kanino lamang, lalo na is hindi niya ito kilala at isa pa, apo siya ng isang imam. Pagkatapos ito pagsabihan, itong apo niya is kinausap niya itong asawa niya, itong ama ni Ismael, na kinakalimutan na daw sila ni Ismael kaysa nakapag-asawa na itong taga-Maynila. At kumbaga yung mga pangyayari ngayon is sinisisi niya dito kay Ismael. So sabi naman ng ama ni Ismael is huwag kang magsalita ng ganyan dahil alam niya na sobrang pag-alala talaga dito si Ismael sa kanila. Habang nag-uusap itong dalawa, is biglang sumulpot itong si Ismael. Talagang ginawa ni Ismael ang lahat para lamang makauwi sa probinsya. Nag-hired kasi ito si Ismael ng private helicopter para lang makauwi. Magbayad siya kahit magkano kasi nga gusto niyang malaman kung kumusta na itong pamilya niya. So yun nga is naging okay, nag-usap naman sila at tinanong na agad niya kung nasaan yung ina niya at yung asawa niya. So yun nga, ito naman, diba si Amera is nasa Cotabato at dito naman nanay niya is nasa kabila, okay naman din. Kaya ito, nag-usap-usap sila na alin na lamang kung pauwiin na lang nila itong si Amera at magkaisa sila at pumunta sila ng Maynila. Yes, guys! So, samantala, dito muna tayo sa pamilya ni Farah. So, nag-imbestiga na kasi itong mga kajay sa nangyayari dito kay Vince. Itong dalawang nakaklase ni Vince is iniimbita ito ng mga pulis para hingian ng salaysay. Kasi nga, tinatanong kasi nila na kung sino yung huling nakausap ni Vince. Kasi nga, diba, patay na si Vince, diba? So, ang sabi ng dalawa niyang kaklase is mayroong dalawang mga tagalabas na mga lalaki na bago mangyari iyon is hinanap kung kilala ba nilang si Vince. So agad naman ito nagsalaysay sa kapulisan at sabi ng kapulisan, makilala niyo ba kung sakali makita niyo? Sabi naman yung isa, nanindigan siya. Opo sir, kung oras na makita ko sila uli, makikilala ko sila. Kaya sabi ng kapulisan, is ibigay niyo dito ang contact number niyo nang sa ganon, madali lang kayo makontak just in case. So ayun nga mga kazay, itong si Farah is hindi na talaga siya mapakalidal, nag-alala na siya dahil alam na kasi sa eskwelahan nila ang nangyari dito kay Vince. Talagang kinumbinsin niya itong ama niya kung totoo ba talaga or mayroon ba talaga itong kinalalaman si Abdul Malik sa kay Vince. Pero sabi naman ni Abdul Malik sa anak niya kay Farah is huwag siya mag-alala dahil hindi na siya gambalain pa or hindi na siya magalaw or galawin pa ni Vince ng masama. Wala na itong magagawa dahil hindi naman kasi niinamin dito ni Abdul Malik sa anak niya na siya yung gumawa ng krimen. Pero hindi talaga ito si Farah naniniwala. Pero itong ina ni Farah, alam na ang katotohanan dahil sinabi na dito ni Abdul Malik. Pero duda talaga itong si Farah na may inalaman itong ama niya. So ayun nga mga kazay, talagang grabe yung pag-imbestiga na ngayon ng kapulisan sa school nila at pati CCTV footage is tinitingnan na nila at doon malaman nila kung sino yung huling nakasama na tao ni Vince bago ang mga pangyayari. So nasa ano ngayon ang tatay ni or ama ni Farah. Baga, wala siya ngayon sa focus kasi natakot din siya sa mga pangyayari.
kaya naman is tumawag siya dito sa kaibigan niyang si Ismael. Sinabi niya lahat ang mga pangyayari at yun nga nagbigay ng paliwanag dito si Ismael. So ganun pala yun sa kanila mga kazay, no? Lalo na itong si Farah is ginahasa, di ba? So kumbaga hindi sila saklaw kung ganun sa mga batas, kasi nga kumbaga parang gumaganti lang yun kahit sino naman magulang na ginawa ng ganun na mga walang hiyang tao. Kumbaga hindi sila makukulong. Yun yung ano doon ni Ismael, kaya huwag ka mag-alala at tutulungan naman ni Ismael itong kaibigan niya hanggat kaya niya. So balik muna tayo dito sa pamilya ng Makadato. So ayun nga mga kazay, finally is pumayag na nga itong si Amera na magsama-sama sila uli o umuwi sila uli, kasi nga kinausap ka kasi ni Ismael itong si Amera. Iyon naman is nag-aaway na naman sila kahit sa cellphone, kaya naman sabi ng ama ni Ismael, ano ba naman yan, kahit sa cellphone nag-aaway kayo, in personal nag-aaway kayo, pwede naman kayo mag-usap ng mahinahon na hindi nag-aaway. So ayun nga mga kazay, tumawag na itong si Ismael dito kay Dayan na luluwas sila ng Maynila kasama yung pamilya na. Not pamilya, buong angkan or pamilya ni Ismael. At hindi makapaniwala itong si Dayan, kasi nga sino ba naman makapaniwala yung magsama-sama sila sa isang bubong ng buong mag-anak ni Ismael. At ang abangan natin bukas mga kazay, kasi nga itong si Dayan is talagang nagdesisyon na siya na aalis siya. Hindi siya papayag na magsama-sama sila kahit sino ba naman yun, no? Walang gusto na magsama ang pamilya, lalo na is dalawa yung asawa ni Ismael. Ano naman naging buhay nila? Ngunit nagbago itong isipan ni Dayan at pumayag na si Dayan na magsama-sama sila at handa na niya paninindigan bilang second wife itong si Dayan. At ang unang paghaharap dito ni Dayan at saka ni Amera bilang second wife. At yun nga mga kazay, habang nakumakain sila is nagpatutsada ito ng maanghang na salita si Amera. Kakayanin kaya ni Dayan na magkasama sila sa isang bubong ni Amera at ni Dayan at ni Ismael? Oh my gosh! So lahat-lahat po yun, bukas na po natin malalaman ang mga kasagutan. So sana po nag-enjoy po kayo sa story natin for tonight. So minsan mga kazay, hindi ako makapag-update kasi nga minsan nawalan ako ng kuryente, minsan nawalan ako ng internet, so mahirap. Kaya thank you so much sa lahat po na patuloy na tumatangkilig sa akin. Thank you so much mga kazay, and sana maganda yung linggo natin, panibagong linggo natin ngayon. Ingat kayo palagi, God bless everyone, be God, be safe. Bye-bye everyone and see you in my next vlog. Bye-bye.